pag-uusapan ang pangingitim ng balat ng batang ito. Para siyang paso na post siya ng isang something na poisonous. Pagkatingin mo pa lang, parang ano, mararamdaman mo po yung sakit nung nararamdaman niya. Mukha siyang paso, pero nangitim. Nakakatakot naman. Nasunog nga ba? May kakaibang sakit. Dahil sa matinding lamig. Iba't ibang spekulasyon? Alin kaya ang totoo? Nag-viral kamakailan ang mga larawang ito ng isang bata mula sa Birak, Catanduanes, na itago na lang natin sa pangalang Kiko. Nangitim ang paa niya na parabang nasunog. This is the first time na nakapagtala kami ng ganitong report at nakakuha ng actual na photo documentation ng pangyayari sa Catanduanes. Nung sinend sa aming Facebook page yung picture ng bata, sobrang itim nito. Tila ba sinipsip yung kaliwang paa o nagkaroon ng matinding sugat yung balat. At ang hinihinalang sana rin, isang hayop na aksidenteng natapakan daw ni Kiko. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang tawag sa hayop na ito, mga kaaha? Caterpillar? Uod. Para siyang alupihan or centipede or para ding siyang millipede. Tama, it's a millipede. Sa Filipino, tinatawag din itong singsing pari o singsing singsingan. At ito raw ang dahilan kung bakit ganito ang sinapit ng paa ni Kiko. That time, papunta ng paaralan yung bata, hindi niya napansin na meron palang sumuot na millipede sa kanyang sapatos at doon na niya ito naapakan. Bago natin sisihin ang millipede, ano nga bang meron sa hayop na ito? Alam niyo ba na ang millipede ay hindi insekto, kundi arthropod? That's right mga kaaha. In fact, millipedes are closely related to lobsters, shrimp, and crayfish. Sarap kaya sila. Ang milli ay isang unit of measurement para sa thousand. The word millipede translates to a thousand feet. Pero ang totoo, hindi naman talaga umaabot sa 1,000 ang paa ng mga millipede. Karamihan pa nga sa common species ito ay meron lang 34 to 400 legs. Ang millipede na may pinakamaraming legs ay ang Leachmid plenips. Isang uri ng Siphonorhynid millipede na meron lang namang 750 legs. Alam niyo bang may 7,000 species ng millipede sa buong mundo? At 1,400 dito ang makikita sa United States at Canada. Kadalasang umaabot ng 5 inches o 13 centimeters ang haba ng mga millipede. Pero meron ding maliit lang na may haba na 2.5 centimeters or less than an inch. Karaniwang makikita ang mga millipede sa wet areas o mga lugar na may moisture tulad ng lupa. At sa ilalim ng mga nabubulok na dahon, kahoy at bato. Pero kahit na intimidating at nakakatakot ang itsura ng mga millipede, aba, may mga nag-aalaga at nangongolekta pa rin ito. Hello mga kaaha, this is JD o mas kilala bilang JD's Exotic. May alaga akong millipede at kung tatanungin nyo kung nandidiri ako sa kanila, hindi. Kasi matagal ko na silang alaga at nakasanayan ko na silang hawakan eh. Nag-umpisang mag-alaga si JD ng millipede noong simula ng pandemya. Naghanap siya ng pwedeng pagkakabalahan at saktong nagkaroon siya ng interes sa creepy crawlies tulad ng centipede at millipede. Umabot na raw ng 10 ang species ng millipede na naalagaan niya over the past years. At ngayon ay meron siyang 3 species. Nariyan ang flame-leg millipede, giant brown millipede, at fire-leg millipede. Ang millipede po, usually, kapag bumili ka sa mga hunter or sa mga poacher, pwede mo silang mabili ng mga 50 pesos to 100 or yung iba mas mababa pa doon, like 20 pesos kasi para sa kanila, napupulot lang naman nila yon. Dahil inaral na niya ang tamang paggawa ng enclosure nito, hindi raw siya nahihirapan ngayon sa pag-aalaga. Kadalasan po sa pinapakain ko sa mga millipede ko is yung mga balat ng sibuyas, balat ng papaya, balat ng saging, at mga iba pang balat ng prutas or gulay. Hiwain ko na lang siya sa 2. Tapos, ilalagay ko siya dito sa side na to at sa side na to. Para saan man sila nakapwesto dyan, masisense nila or maamoy nila. Kaya na po na ito tumagal ng 1 linggo sa kanila. Pero dapat po talaga hindi po ganito kadami kasi may tendency po talaga na magkaroon ng molds at hindi po maganda yun sa mga millipede natin. Kung may mga uri ng millipedes na pinapayagang gawing pets, ang iba naman, hindi nyo raw gugustuhin mamalagi at alagaan sa bahay nyo. Tulad ng spotted snake millipede na itinuturing na peste at pwedeng makapinsala sa mga root crops.
Household pest naman sa Sri Lanka at South India ang Cenobolus carnifex. Pero ang isa sa pinakamatindi, ang yellow-spotted millipede na nakapag-produce ng hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide is a very poisonous chemical compound na ginamit pa bilang chemical weapon noong World War I. Mukhang mapanganib ang ilang millipida. Dahil kahit si JD nag-aalaga nito, hindi raw nakatakas sa lupit ng kamandag nito nang maranasan niyang tinitawag na millipede burn. Sobrang dami kong experience ng cyanide sa kamay ko na talagang sa tuwing humahawa ko ng millipede ko, meron. Talagang napakabaho, napakasakit, pero hindi lumalala ng sobrang lala na kagaya nung sa nakikita ko sa kanila. Ayon kay JD, tumatagal daw ng ilang araw bago mawala ang hapdi ng millipede burn. Kaya ang payo niya para maiwasan ito. Mga kaaha, kung makakita kayo ng millipede tapos gusto nyong hawakan, ganito yung tamang way para hawakan nyo sila. Ang gagawin nyo lang is, hayaan nyo lang silang maglakad sa kamay nyo. Just like this. No, kita nyo naman, gumapang siya. Halimbawa, nasa kamay nyo yung millipede and then gusto nyo silang alisin na, ganito lang po yung pinaka-gagawin nyo. Ito po yung millipede, ibababa nyo po ng ganyan ng dahan-dahan. Hanggang sa hayaan nyo lang po sila maglakad, din yun po sila kailangan pilitin at aalis din naman po yun agad. Ang tip ko lang kung ano yung mga hindi mo dapat gawin kapag nagkaroon ka ng millipede or nabagsak ang kalimbawa ng millipede or napunta ka sa isang scenario na may millipede ka na sa kamay or sa parte ng katawan mo, unang-una, huwag mo silang hampasin kasi kapag hinampas mo sila, automatic, masasaktan sila, hindi naman sila tatalsik agad sa paghampas mo pa lang. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka ng cyanide dito sa part na kung saan mo sila hinampas, especially dun sa kamay mo din. At pangalawa, huwag mong pipitikin. Millipede burn din kaya ang naranasan ng batang si Kiko? Nag-release ito ng toxin na manifested sa discoloration ng kanyang balat. Nagkaroon ng kaunting blisters na sa tingin ng Katanduanes Biodiversity ay hindi nagkaroon ng matinding reaction yung balat ng bata dun sa chemical na nirelease ng millipede dahil napansin lamang ito pagka-uwi ng bata galing sa paaralan. Ang millipede burn ay isang condition na resulta ng paglalabas ng toxic liquid ng millipede na nagre-resulta ng brownish pigmentation at burn o paso kapag direktang nadikit sa balat. Ayon sa biologist at animal trainer na si John Hill, nagre-release lang ng toxins ang millipedes when they feel threatened as a way to protect themselves. These toxins can cause allergic reactions in some people, but they're not harmful to humans in most cases. Ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng millipede burn? Hugasan o pababayan lang? What you think? Ayun! Dapat ay hugasan agad. Kailangan hugasan ng maigi with soap and water ang toxic secretions ng millipede. Makatutulong din ang pagpahid ng corticosteroid cream kapag nagkakause na ng skin reaction tulad nito. Minsan, kung ano pa ang mga nakapipinsalang hayop, yun pa ang mas takot sa paligid nila. Kaya kung hindi natin alam kung paano ito pakikitunguhan, mabuti nang umiwas na lang para maging ligtas mula sa kapahamakan.